Hello everyone! Kung bago pa lang kayo dito sa ating channel, mag-subscribe na kayo at i-hit ang notification bell para lagi kayong updated sa mga balitang napapanahon. Welcome po sa Dearst TV! Andito na naman ako para maghatid ng mga bagong kaganapan sa TBJ kaugnay ng pagkakapanalo nila sa korte para sa Markang Itbulaga. At isa na nga sa matindi nating pag-uusapan, di ba kahapon po naglabas na ang TBJ ng desisyon ng korte para sa permanent injunction ng paggamit ng Itbulaga at EB no sa show ng tape. Abay, ang GMA ginagamit pa din ang Itbulaga na siyang nabuking ng isang legit Dabbercads na page. Nako, mamaya pag-uusapan natin yan. At ang isa pa nating pag-uusapan mamaya ay ang tungkol sa milyon-milyong bayad danyas ng tape sa TBJ. Bukod pa ito sa hinihingi po ng TBJ na 21 million. Ngayon, may panibagong bill na naman po ang tape para sa danyos. Nako, talagang lugmok ang tape ngayon, ano? Mamaya lahat yan ay pag-uusapan natin. Pero bago ang lahat, ibabahagi ko lang sa inyo itong naging views ng live ng TBJ kahapon sa kanilang FB page na TBJ. Yung announcement po nila, no, na mula po sa korte na umabot lang naman ng 2.3 million. Ganyan kadami yung tumutok sa naging live ng TBJ kahapon. Ganyan kadami yung interesadong malaman ng announcement nila kahapon na siyang gumimbal sa buong Pilipinas. Halos lahat masaya sa naging desisyon ng korte na permanente na ihinto ng tape ang paggamit ng Itbulaga at EB sa kanilang programa. Mas matindi itong desisyon ng korte kesa po sa TRO, at natutuwa ako at ang marami na sa wakas napatigil na din po nila ang tape, no? So korte lang pala yung makakabali sa kanila. Pero syempre, ang tape paapila pa daw yan. Pero ang kagandahan dito, habang sila po ay naghahabol at tumaapila, hindi na po nila magagamit ang Itbulaga at ang EB. At tanging TBJ naman ang gagamit nito na dapat una pa lang ginawa na po nila. So kaabang-abang ang magiging bagong titulo or title ng tape mamaya. Samantalang si Min Mendoza at ang iba pang legit Dabbercads naman ay masaya sa pagkakapanalong ito ng TBJ. At ang sabi nga po ni Main Mendoza, no, sa shinare po ng TBJ on TV5, na sabi ng TBJ on TV5 na nalo tayo, at ang ibig sabihin nito, sa atin talaga ang Itbulaga. Maraming salamat sa mga nagdasal at sumama sa laban natin ito. And then niretweet po ito ni Main Mendoza, at ang sabi ni Main, Itbulaga is TBJ, TBJ is Itbulaga. Yes, no? So mga kamag-anak po ng TBJ, and syempre yung anak po ni Joey De Leon, nagpakita din po, no, ng kasiyahan sa pagkapanalong ito ng trio sa korte. Ang sabi nga po ni Jaco De Leon, anak ni Henyo Master Joey, 9 times 5 equals 45, biruin mo on the 45th year, ito ang tinadhana. May magandang announcement officially bukas, I'm sure. And happy Three Kings to our Three Kings of Noontime and our hashtag Legit Dabbercads and our hashtag Legit Itbulaga, Itbulaga at official TBJ. Yes, napaka-timely talaga from RFN9 times 5 equals 45, which is this year, victory ng TBJ. Tapos yung paglabas ng desisyon ng korte, January 5. Tapos 5 PM inilabas ng TBJ. Grabe, no? Tumatayo yung balahibo ko. Nakakakilabot sila, no? So sila talaga yung pinagpala. Samantala, pag-usapan naman natin ang milyon-milyon na danyos ng tape na babayaran nila sa TBJ. Bukod pa po ito sa hinihingi ng TBJ na 21 million, 21 or 19, correct me if I'm wrong, sa pagpapalabas po ng tape ng show ng TBJ na walang pahintulot ni Tito Vic and Joey ngayon, meron na naman silang babayaran. Ako, alamin natin yan. So ayon dito sa statement ng korte, basahin natin ito. In Tagalog na po, no, sabi dito, mga marka at copyright, kaya ang isang parangal na 500 bilang bayad sa abogado at mga gastos sa paglilitis ay makatwiran. Kaya ang paghatol ay ipinabor sa mga nasasakdal at laban sa mga nasasakdal na permanenteng naguutos sa mga nasasakdal sa Television and Production Exponent Inc. at GMA Network Inc.
mula sa number 1, gamit ang mga trademark na EB Itbulaga at Itbulaga at EB kasama ang lahat ng logo na nauugnay sa mga marka ng paksa sa mga palabas, programa, proyekto o promo nito. Pangalawa, paggamit ng jingle, kanta ng Itbulaga o anumang bahagi nito sa mga palabas, programa, proyekto o promo nito. Pangatlo, pagpapalabas at pagsasahim papawid ng playback ng anuman at lahat ng naitalang episode ng palabas ng Itbulaga bago ang May 31, 2023. Ang mga segment nito, anong bang bahagi nito sa lahat ng channel o platform. So ayan, bukod dito, ang nasasakdal sa Television and Production Exponent Inc. ay inaatasan na bayaran ang mga nasasakdal na mga sumusunod na halaga. Number 1, temporary damage na 1 million bawat isa o kabuang 2 million para sa paggawa ng hindi patas na kompetisyon at paglabag sa copyright laban sa mga nagsasakdal. Ayon sa pagkakabanggit, number 2, katangi-tanging danyos na 500,000 at number 3, attorney's fee na 500,000. Alinsunod sa section 151.2 at 161 ng RA 8293, ang Intellectual Property Office of the Philippines sa pagitan ng nararapat na unit head officer nito ay inuutusan na maging sanhi ng pagkansila ng mga sumusunod na pagparehistro ng trademark sa pangalan ng Television and Production Exponent Inc. ang mga record nito, database at registry upang number 1, EB at logo sa ilalim ng sertipiko ng pagpaparehistro ng 4-2011-00005950 na may petsang 14 Hunyo 2013 para sa mga klase 16, 18, 21, 25. Ito po yung 4, merchandising. At ang kaukulang pag-renew nito. Ayan, pinagbabawalan na po, no? Number 2, Itbulaga at logo sa ilalim ng Certificate of Registration Number 4-2011-000-5949 na may petsang June 14, 2013 para sa mga klase 16, 18, 21, 25 at ang kaukulang pag-renew nito. So ayan, hindi na po papayagan pa ang tape na i-renew ang Itbulaga o EB or register. Bawal na po. So, napakalinaw po na nakalagay dito, no? Tama yung mga nauna nating sinabi sa mga previous update natin na once na natalo po ang tape, sila po ang magbabayad na mga nagastos ng TBJ. So, bukod pa po yan sa 21 million na hinihingi po ng TBJ sa tape sa pag-airy po or pag-replay ng show nila nang walang pahintulot ng Tito Vic and Joey, no? So sumatotal, umakit na po sa ilan ba? 24 million or 23 million, 21 plus 3 million, 24 million, umakit na po sa 24 million ang dapat bayaran ng tape, kung di ako nagkakamali, no? Talagang napakalaki po ng ilalabas nilang pera. Kung noon pa lang, di ba, nagpalit na po sila ng titulo, hindi, at nagpakumbaba sila, hindi na po hahantong sa ganitong kalaking danyos ang babayaran sana nila, di ba? Samantalang pag-usapan naman natin ang tungkol sa order ng korte sa tape at GMA, di ba sabi po hindi na pwedeng gamitin ang Itbulaga at ang EB na pagmamayari po ng TBJ sa kanilang network or sa kanilang programa. Bakit gamit-gamit pa din ang GMA ang Itbulaga sa kanilang network sa GMA Afford the Box nila? Yan ang nabuking po ng isang admin, ang ito ang true na page. Di ba dapat ina-update at pinalitan na po nila agad yan, ano? Since kahapon pa naman inanunsyo yung order ng korte, napakaaga pa, 'di ba? Dapat sila agad-agad dumaksyon dito kasi korte na po yung nagutos. Ang sabi nga po ng mga netizens sa comment section, no, ang tigas talaga ng ulo. GMA Network, ano na palitan na yung Itbulaga? GMA Afford the Box, natulog na sa pansitan. Mukhang pati ata GMA nahawa na sa kakapalin ng mukha ng Tape Inc. Jemmy, shoutout sa inyo and ang sarap kutusan. So, ilan lamang po yan sa mga komento ng mga casual netizen nang mabasa po at makita nila itong Jemmy Afford the Box, hindi pa po nag-update or pinapalitan yung title doon ng kanilang noontime show. So, mamaya, tingnan natin yung bagong title ng tape, no? And pag hindi pa po pinalitan yan, iwan ko na lang, korte yung mga kalaban nila dito.